Disclaimer. The information shared in this lecture are a combination of the lectures and slides from the different seminars that I have attended. Credit goes to the speakers Jose Paulo Calcetas, Dr. Ronald Henson, Eugenio Sunny Calapit, and Alan Perungao. Good afternoon, once again, science writers. Welcome to Campus Journalism. Our category, the category that we will discuss today is science journalism. And so we have our experts, the scientists, the professionals, and doctors. Whenever they have some innovations or discoveries, pag meron sila natutuklasan na bagong invention or something na makakatulong sa mankind or sa buong mundo, and they will be delivering it to the public, so hindi sila maiintindihan ng mga ordinaryong tao, mga ordinary persons or common persons, kasi they have jargons or terminologies na only the same professions can understand. Iba yung mga doctors, pero silang mga ginagamit na terms na sila lang yung nakakaintindi. So tayo, hindi natin alam kasi we are not doctors. We are not scientists. And so, dyan papasok ang isang science writer. So the science writers serve as bridge. No? Parang sila yung bridge na magpo-connect sa mga experts or sa professionals to the ordinary persons. And so, the experts will talk to the science writers, na they will interview the experts, and then the science writers will write their article, and the ordinary persons will read that article, so they will be able to understand na. So yun ang role ng mga science writer. Gawing simple yung mga salita ng mga eksperto sa paraan na maiintindihan ng ordinaryong mamamayan. Yan. So dapat pag susulat tayo ng isang science article, let's make sure na yung sinulat natin ay maiintindihan ng mga professional at ordinary person. So hindi siya pwede na pang ano lang mga highly intellectual persons lang ang pwedeng makaintindi. Hindi naman pwede na mababa. O, kunyari merong isang expert. Yan, ini-interview siya ng isang journalist. Yan, sabi niya, "Yes, with this ZX15F super rapid infuser unit, the medial drip rate is enhanced at the optimum temperature of 100 degrees Celsius." Yan. Okay, naiintindihan ba natin yun? Ano ba yun? May nag-nanot. Okay, very good. Ayan, so sa, kapag isang ordinary person, hindi niya kagad maiintindihan yung sinabi ng expert. So, si journalist, siya yung mag-i-interpret o magta-translate nun sa way na maiintindihan na siya ng nakararami. So, eto na siya. Nung ni-report na niya sa TV, sabi niya, "And our final news story tonight, scientists have developed a totally new method of making tea." Ayun. So, yun pala yun, no? Yung method of, paggawa ng tsaa. Yun pala yung sinasabi niya. So, that's the role of a science writer, not to become the bridge, not to connect, not the scientists and the professionals to the ordinary persons. Science writing is the clear and effective presentation of scientific reports related into stories that the average reader or the layman could understand. Sabi nga nila, in layman's term. Yan. So yung mga terminologies na or mga salita or words na maiintindihan ng ordinary persons. So there are different kinds of science articles. So we have the science news, science editorial, science feature, and science column writing. Yan. So ang tawag ko dati sa mga science writers, the Incredibles. Kasi they have to you have to know all the other categories. Dapat alam niyo din yung structure ng news. May idea din kayo kung paano yung editorial, alam niyo magsulat ng feature,
Yan. Kasi depende sa contest or sa speaker or sa judge, yung ibibigay nilang contest piece ay depende. Pwedeng magbigay sila ng, magpasulat sila ng science news. Pwedeng, ang gusto nila, ang ipapasa ninyo ay science feature. Yan. So dapat, may idea kayo kung paano isulat ang mga news, editorial feature at column. Okay. So, ano ang pinagkaiba ng science sa news? Sa feature as sa editorial. Yan. Kasi any topic, no? Any topic can be made into a science article, but hindi siya magiging science article. Pwede siyang mapagtama lang news. Sasabihin, ay, hindi yan science article. News yan. Yan. Oh, this one is not science feature. This one is purely feature. So, ano yung pinagkaiba? So, ito na nga siya, the angle. So, the science article differs from other forms because of the angle. What is angle? Angle is the side of the story you want to emphasize. Or yung focus. Yung focus natin dun sa ating article. Okay, so ano ba yung pinofocus ng science article? Of course, science, the scientific process or matter, the science element. So kailangan yun ang binibigyang halaga dun sa iyong article. Okay, for example, ayan, kung ang topic ay about breastfeeding, kapag news ang article na sinulat mo, babanggitin mo yung ilan yung mga nanay, kunyari, ilan ng mothers sa Kabuyaw na nagpapa-breastfeed? Yan. So, nakaano siya sa, ano, nagre-report siya. Kung editorial naman, pwedeng mag, i-interpret mo, i-analyze mo, why millennial mothers do not breastfeed? Yun yung magiging focus ng article mo. Kung feature, this will be your focus. Breastfeeding, bonding between the mother and the child. And, kung science, ayun, dito ka naka-focus sa nutritional benefits of breastfeeding. So, yung science element, yung science angle, ang mas pinagtutuunan natin ng pansin sa isang science article. Okay, another. Ayan. So, kapag, kunyari, fumigation. Ayan, nagkaroon ng fumigation sa ating school. So, kapag nag-report tayo na nagkaroon ng fumigation sa, let's say, Kabuyaw Elementary, Kabuyaw Central School, so, news yun. Yan. So, para maging science article siya or science news article, don't just mention that there was a fumigation. What were the chemicals used during the fumigation? What are the descriptions of these chemicals? How can these chemicals ensure that dengue mosquitoes can be terminated? And do these chemicals have any effects on human health? Yan. So, pansin nyo, mas concerned sa science element, sa health, sa medical ano aspect. Ayan. So, sa mga chemicals, yung bumubuo, no? Chemicals na bumubuo dun sa yung ginamit sa fumigation. Yan. So, parang you are digging deeper. So not just what happened, not just the event itself. Okay, so yan, para maging science article siya, para maging science news. Okay, so that one essential factor. So kahit siya ay science news, science feature, and science editorial, dapat hindi ito mawawala. Yung expert interview, yung credible source, and professional opinion. Ayan. So, kasi anything that we write on our article, tapos hindi naka-indicate yung source, ibig sabihin nun, galing siya sa atin. Tayo yung nagsabi nun. Eh, hindi naman tayo, wala tayong karapatan. Or wala talaga tayong karapatan na magsabi or mag-declare. O kunyari, ang article natin ay tungkol sa sakit. Hindi naman tayo mga doktor, di ba? So, kailangan, we will mention the source. Kailangan meron tayong interview with an expert, with a doctor, o kung sino man yung mas may authority sa subject na yun. Yeah. So, that is the very important factor, no? That your science article should have.
Okay, so when you write a science article, yeah, so first you translate. You translate the kung may figure siya, interpret mo din siya, then develop the body, make sure na yung construction mo ay hindi nakakalito, smooth ang flow ng ideas, tapos good ending, write a good ending. Okay? So there are 5 elements na essential of a winning science article. So first, the facts. The facts, the article should be must present sensible, digestible, coherent, and relatable data. So ito yung mga information na ginagather natin. Pwede po bang gamitin ang salitang ayon sa World Health Organization bilang book source? Yes. Dito ka na. To be more specific, sino yung representative from the WHO dun sa World Health Organization? So para mas specific yung ating article. That's an example of of source. Yan. According to the World Health Organization, yan. Sa first sentence yon, tapos sa second sentence, dapat ipakilala mo kung sino yon yung nagsabi nun from the World Health Organization. Okay, yan. Sensible, digestible. Digestible yung maiintindihan. Nagigets ng readers. Coherent and relatable data. Okay, relatable means yung may pakialam yung may pakialam yung magbabasa dun sa article mo. Yan. Halimbawa, iba kapag nanonood tayo ng news, nasa balita, tapos narinig natin na yung balita ay nangyari sa Kabuyaw, di ba mapapaano tayo, ay Kabuyaw. Kasi nga, malapit sa atin, di ba? So, concerned tayo dun sa balita dahil malapit sa atin. So, nakaka-relate tayo. Okay. Expert interview. Yeah. So, siya yung sinasabing end all and be all of your article. So, siya yung magbibigay ng substance sa ating article. Na mas magiging kapanipaniwala, mas magiging tama yung ating or accurate yung ating article. Kasi nga, nag-interview tayo ng isang expert. Okay. Figures and statistics. This makes your article more specific. Ayan. So, may number. Kailangan maging maging specific tayo sa number. Let's say, we have figure and statistics. So, halimbawa, nag-report tayo na kunyari yung COVID-19 cases sa Kabuyaw. So, we cannot just say na there are a lot of a number of COVID-19 cases in Kabuyaw. Ayan. Madami. So, hindi pwedeng general. Hindi pwedeng ganun. Kailangan maging specific tayo. Ano yung madami na yun? Gano kadami? So, siya ba ay 50,000? Ganyan? O siya ba ay 10,000? Kasi minsan, yung madami sa atin, hindi yan madami sa ibang tao. So, kailangan maging specific tayo. Okay, comparative analysis. So, it highlights the intensity and progress of your topic. So, yun nga, para maintindihan natin yung halaga or na seryoso yung ating binabalita, meron tayong kino-compare natin siya or yung sinasabi natin kung nasaan na siya o anong progress niya. For example, kanyari COVID-19, umaba ng 10% ang COVID-19 cases sa Kabuyaw ngayong taon. So, kung ikukumpara natin siya, kung hindi natin siya kinumpara dun sa last year na kaso, hindi natin mararamdaman na malaki yung number. Kunyari, 10% lang pala. Maliit yan, 10% lang. Yung 10% pala, nung kinumpit natin, nasa madami din siya. Kunyari lang ha. Kunyari, 3,000 yung niya. O madami na din yun. Diba? So, ayun. Tapos, ikukumpara siya sa parehong panahon. Kunyari, today is October. So, October to 2020, ito yung number ng COVID-19 cases in Kabuyaw. October 2021, ito yung number. So, compare natin. So, nasaan? Umuti ba? Or mas lumala? Yan. So, naging, did it become better or did it become worse? And then, solution. Okay. So, don't leave the readers hanging hopeless and scared. Remember that science always provides a way out. So, lahat ng problema may solution. There is a solution to every problem. So, kailangan positive ang ating
ang ating article na magbibigay siya ng hope. Yan, magbibigay siya ng solution na yung after mabasa siya ng mga readers, alam niya kung anong gagawin. Kunyari, tungkol nga sa COVID-19 yung article mo, alam niya kung anong gagawin niya para maiwasan o hindi siya magkaroon ng COVID-19. Yan. Pero yung solution na yun, hindi yun magagaling sa atin. Sa experts pa rin yan magagaling. So, kailangan si expert pa din ang magsasabi kung ano yung magiging solution. Okay? So let's have, how do we write a science article? So first, we have headline, and then the article proper, and then the ending. A headline or the title. Okay, so yan, the headline must have a complete thought. Yan. So kailangan pag binasa natin yung headline, alam na natin kung tungkol saan yung, ano, yung article. Yan. Na hindi pwedeng, ano, kunyari nakalagay, alikabok ng tadhana. Yun. So kailangan ano specific tayo or alam na natin kung tungkol saan yung ano yung mababasa nating article. So edit headline must not editorialize. Ayan, yung merong choices, yung nagbibigay ka ng option, bawa dangerous or not. Ayan. So headline must trigger curiosity. Ayan. Yung kahit alam na nila kung ano yung magiging article or kung tungkol saan yung article, ma-trigger pa rin sila or magiging interested pa rin sila na nabasahin niya. Okay. For example, ayan, bacteria make spider silk that stronger than steel. Okay, yung spider silk, meron siyang single coat kasi it is used as a special ano word. So parang may other ano siya, other meaning. So it is like a spider silk. But it's another thing. Okay, so we know that the article is about a bacteria. Yung bacteria na makakabuo ng isang bagay na mas matibay pa sa bakal or sa metal. Yan. School library, why we find snakes, not worms in our books. Okay. So ito, yung story na to, siguro yung balita ay may mga ahas no, na nakita sa ano dun sa library. Yeah. So kaya yun yung nilagyan nila ng sinulatan nila ng or ginawa nila ng article. So bakit worms? Bakit may worms dun sa title? Sa anong ina-associate sa worms? But we're talking about school library. So, ang isang tao na mahilig magbasa, ang tawag sa kanya ay bookworm. Okay, ayun. Bookworm. O kaya sabi, why we find snakes, not worms? Dapat ang nasa library, yung mga tao daw na mahilig mahilig magbasa. Hindi mga ahas. Ayun. So, tapos yung kanyang title, if you'll notice, gumamit siya ng colon. Okay, so yun din ang pinagkaiba ng science article sa isang news or feature article. Pati trained cows could help reduce pollution. Okay, so look at the first and the third example. So para din siyang, pina-follow din niya yung format ng news. Diba? Pag nagsulat tayo ng headline sa balita, pag English, subject, tapos verb, and then object. Tapos yung verb dapat present tense. Bacteria make. So bacteria plural, make plural form. If your article is a science news article, yeah, you can use the format of a news headline. Yeah, subject, verb, object. Tapos para may time naman na if you want to make your headline more creative, you can use colon. So yung colon, yung nasa left, ano siya, para siyang catchphrase, pwedeng yung topic, kumbaga parang pinaka-title, pwede pa kayong magkaroon ng ano ng more creative title than the school library. Tapos, yung nasa right niya, why we find snakes, not worms in our book. So, it tells something about the phrase in the left. Yan. So, parang dinidescribe niya. Pero, ano pa rin siya? Sentence form pa din. Why we
why we find snakes, not worms in our books? So, why do we find snakes and not worms in our books? So, parang ano pa din? Parang complete sentence pa din yung nasa right. Okay, ayan. So, pag feature, science feature, you can use the one, this one, the, ano, the one with the colon. Pero, minsan gumagamit din ng, ano, pwede rin gamitin itong format na to sa news, science news article, na catchphrase or catchline, and then sentence that tells something about the catchphrase yan, after the colon. Pero hindi lang yan yung use ng colon. Ang colon din kasi, ginagamit siya kapag may quotation, direct quotation yung ano, yung expert. So, pwede din siya gamitin as colon. Science feature, ganyan din. Pwede din ganyan yung maging ano, maging format ng title natin. Just make sure na it's not pa-mysterious. Yan. Tapos, kailangan complete thought na yung nasa title. So, yun na rin yung nauusong ano ngayon, format ng title. So, if you will be looking at some science articles, ganun na lang. Bawa, what you need to know about phytons, like that. 10 activities that you can do during quarantine. Yeah. So, mga ganun yung, ano, yung, pwede na siya maging title. Or headline. Title or headline. Okay. So, after the headline, you will write a lead. So, kailangan, catchy din yung lead. Yung lead, it means the first sentence or the first paragraph in the article. So, ito yung headline niya, DOH, Leptospirosis Cases Rise to 1.5. Yung lead, ito yon. The Department of Health, DOH, on July 5, confirmed the rise of leptospirosis cases all over the country. So, yun yung lead. So, the lead should explain the headline. If you will notice, pareho lang siya ng headline. Ito din pala yung isa pang gamit ng colon. So, ibig sabihin nito, the DOH or a representative from the DOH, sinabi niya, leptospirosis cases rise to 1.5. Yun yung ano niya, yun yung sinabi niya, yun yung statement niya. So, yung colon, it can also be used for quotation, direct quotation. Okay, tapos yung lead niya, in-explain lang niya yung headline. The Department of Health, DOH, on July 5, confirmed the rise of leptospirosis. Diba parang inulit lang? And then be direct to the point and be conversational. So when you say conversational, it's like you are talking to your readers. Okay. Direct to the point, walang paligoy-ligoy. So no need na to use flowery words. News format din, yung ano. Kung paano tayo magsulat ng news, ganun din ang pagsulat natin sa lead ng science news. Okay, pag naman science feature, so ito, pwede kayong maging creative. Di ba ang feature writing ay malaya, parang malaya siya. You can be as creative as you can. So you can use different kinds of lead. So first, we have the punch. Hindi yung susuntukin ka. Okay, so punch means catch line or punch line. So one sentence paragraph. For example, your lead is alcohol and driving can mix. Okay, so mapapaisip yung ano, yung babasa nun. Ha? Di ba? Don't drink while driving. Baka pag nag-drive, ano, bawal mag-uminom ng alak. Ganun. So, pero, hindi pala yun yung topic ng article niya. So, yun ay isang alcohol and gasoline blend. Yung sa fuel. Yung fuel na pinagkal ng alcohol and gasoline. Yun pala yung ibig sabihin ng punchline na yan. Okay, then you can also use a rhetorical question. And which has higher vitamin C content in calamansi, the juice or the pill? Okay, so pag gagamit kayo ng question as a lead, medyo ano siya, risky siya kasi may mga judge or speaker na they don't prefer question. No? Tapos sasagutin mo din. Diba? Nagtanong ka sa unahan, tapos sasagutin mo din. Pero if you, there's no other ano talaga, lead, na wala na talaga kayong maisip na gamitin, kundi isang question, huwag nyo lang siyang gawing answerable by yes or no. Yan. Halimbawa, ang question mo ay, do you hate snakes? Pag sinagot ng reader, yes. Eh, di tapos na, hindi na niya babasahin yung ano. Kasi nasagot na niya yung question mo eh. Kumbaga, tapos na. Pero, if your question is,
something that will trigger their curiosity. Yan, pwede yun. Which has higher vitamin C content in calamansi? The juice or the pill? Diba mapapaisip na? You will be interested to read. Or the reader or the person will be interested to read this article. Ibabasahin pa niya. Continue. Pa-continue pa niya basahin. Okay, rhetorical question. Sa ano to ha kapag science feature ang inyong ano? Pwede kayong gumamit ng different kinds of lead. Parang sa feature writing din. Okay, provoking statement. Ayan, don't throw your trash. Turn it into cash. Ayan. So, something that ano that will make your audience act on something or your audience, your reader. Ayan. Call for action. Okay. Narrative opening. It can be a narrative opening or telling a story. So para din siyang ano, naging ano siya dito, naging first person, no? When I was a child, there was something cooking in my grandmother's kitchen as she made me taste a sweet gum-like concoction from coconut. Now I realized by now that this is what the coconut industry boasts of as an export winner, the nata de coco. Ayan. So science feature, it can start as a picture. Parang sa umpisa niya, feature talaga siya. Para talaga siyang feature writing. Pero as you read along, as you read the whole story, mas mag-focus siya dun sa science, scientific element or science element, science process. Siguro yung mga nutritional value ng nata de coco. Yan, ano yung naitutulong nun sa katawan, yun ano yung mga contents. So, dun siya magpo-focus. Okay. Pwede kayong gumamit ng direct quotation. The banana industry is a sagging enterprise according to the DOS. Yan. So, by the way, kapag pala unan yung binanggit yung organization, bubuin nyo siya. Tapos, pag second na, pwede nang ganito. Acronym. A saying, yan, or kasabihan. So, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Okay. So, pwede yun. Yeah. So, if you are to write a science feature, yan, and you want your article to stand out, use an interesting or creative lead. Okay. So, first, you have to think of a good title, and then, dapat yung lead then ay maganda. Tapos, yung ideas mo. Yan. Smooth flow. Okay, then the rest of the story, be concise. Yan. Yung understandable siya na hindi kailangan ng masyadong madaming salita or madaming paliwanag. So, direct to the point. Yan. So, that's science writing. Okay, this is an example of a science news. Yan. From Sir JP. Typical setas. Okay, so DOH, ay ito yung kanina din, no? Continuation lang. So, nabigay na natin to kanina sa title. DOH, leptospirosis cases rise to 1.5. So, yung headline niya, it is a quotation. So, the DOH said, the leptospirosis cases rise to 1.5. Tapos, yung kanyang lead, in-explain niya lang, parang inulit lang niya yung headline. Pero, binuunan niya yung DOH and Department of Health. Okay, on July 5. So, we don't use last sa news writing or sa journalism. So, we use on. On July 5, confirmed the rise of leptospirosis cases all over the country. And if you'll notice, yung headline, present tense. Tapos, yung lead, yung body na niya, yung article na niya ay past tense. Confirmed, said, added. Yeah. So, yan yung basic sa news writing or sa news writing na dapat alam ng isang journalist. Sa headline, present tense. Sa body, past tense. Okay. Tapos, sa second sentence, you will introduce who is that DOH. So, hindi natin, magiging specific na tayo. Papakilala natin sino yung DOH or sino yung representative from the DOH. Kasi hindi naman talaga yung DOH yung nagsalita, diba?
hindi naman yung ano organization or yung building mismo. So may tao na taga DOH or representative of the DOH na nagsabi noon, leptospirosis cases rise 1.5. Okay, so Dr. Benjamin Herrera, sa so complete name or full name, pag una nating binanggit sa ating article ang pangalan ng isang tao, bubuin natin siya. Tapos kapag second time na, ano na? Surname. Okay. So an alumnus of the University of Santo Tomas. So pwede ding description about him to make him more credible. Yeah. So binanggit dito na siya ay alumnus or graduate siya ng UST. Yan. Kasi yung UST ay isang kilalang universidad sa science, no? Or hospital or sa science na ano siya. Doon siya nag-excel. Okay. So that way si Dr. Benjamin Herrera ay ano, o masasabi natin na talagang expert siya. Okay, said, so yung lead, parang same din siya nung second paragraph. Pinangalanan lang natin yung ano, yung DOH. Diba? Yun din, mas naging specific tayo. So said that the local cases have reached 1.5. Diba? So yung, ayan na, yung headline, yung lead, tsaka yung second sentence, connect, halos magkaka-connect sila. Tapos, yung remaining sentences, more explanation na about your news. Ayan, added that National Capital Region has highest cases of leptospirosis. So, top 3. Tapos, since NCR yung kanyang top 1 na mas na madaming cases na leptospirosis. Hello. May nagpakilala. Okay. Ayan. Hi, Charles. Ayan, so since yung NCR, yan, binanggit dito yung NCR sa susunod na na paragraph. Oh, by the way, di ba sa news writing review natin, one sentence is equivalent to one paragraph. Ayan, so isang sentence, isang paragraph na yon, di ba? Period na siya, tapos next paragraph na, next line na. Ayan, so sa pag-news, pag feature, pwede tayo magkaroon ng more than one sentence in a paragraph. Pero pag news, one sentence ay equivalent na sa one paragraph. Yan. So, sa fourth paragraph, ayan, na fourth sentence talaga, so binanggit NCR, tapos ano yung mga cities sa NCR na may highest, yan. Tapos yung other cities naman. Tapos binanggit din na they were determined by the MMDA. So another body or na masasabi nating expert din sa pagdetermine ng ganong ano, na flood prone areas daw. So the cities were determined by the MMDA as flood prone areas. So MMDA ay may authority para kumilala or mag-declare ng isang lugar na laging binabaha. Okay, one of the common misconception of yan. So, you can give also other information about the topic na leptospirosis. And then, ayan, according to experts, yan. Pero medyo ano siya, general, no, yung according to experts. Yan. Pero, pwede rin, pwede nyo rin gamitin. Pero if you will have a specific source, pwede nyo siyang banggitin. Halimbawa, according to the 2015 survey of the ganyan. So pwedeng maging more, the more specific the better. Okay. Ayan. So kailangan mag-ano tayo, magdagdag tayo ng direct quotation. Yung mismong sinabi ng ating source or ng ating expert. Yeah. So kapag may ganyan siya, ibig sabihin talaga nag-interview tayo. Yan. So mas kapanipaniwala yung ating ano, mas malakas yung ating article kasi nga meron tayong direct na yung meron tayong na-interview yung tao or talagang ito yung sinabi niya. Tapos since pag nag-interview kayo, since Tagalog yung sinabi niya, yung sumagot siya sa inyo in Filipino or in Tagalog, yun din mismo ang ilalagay niyo sa inyong ano, sa inyong article. So even if you are English category, kung Tagalog yung salita nung interview mo, yun din yung isusulat mo sa yung article. So there are some students kasi na akala nila, since English sila, kailangan nilang i-translate sa English. Lahat English dapat yung ano nila, yung kanilang sinulat or article. So hindi. Kapag direct quotation kasi, hindi natin pwedeng baguhin. Kung ano yung sinabi niya, yun dapat.
Tapos, if you'll notice, meron siyang translation dito. Pwede din naman to. Kasi, maybe yung itong diary na to ay may mga readers na foreigners na from other country. And then, somehow there are other interpretation. No? Pwedeng kapag tinranslate nila or ininterpret nila tong sinabi ng ni Dr. Herrera ay iba pala yung pagkakaintindi nila. So, maganda rin na meron siyang translation in English tapos enclose it in parentheses. Yan. So, pwede rin siya. Okay. So, dalawa yung ano, at least two quotations na from the expert. Okay. And then, unknown to many, Leptospira can be found in animal urine from rats. Yeah. So, you can also give some other trivia or other information, background information about the topic. Okay, so yun ang example ng isang English science news. Yan, yung about sa leptospirosis. Okay, so formula for science article. So, ito hindi naman siya talagang dapat ganyan talaga. Pero, you can have this as your guide. Kung halimbawang magsusulat kayo tungkol sa illnesses, yan, kailangan title, origin, symptoms, cure, prevention, and conclusion. So, yun ang magiging laman ng iyong article. Kapag trends, yan, title, origin, science angle 1, science angle 2, benefits, threats, and conclusion. Yan, trends, example. Halimbawa, yung Facebook ngayon, diba, ano na siya? Babaguhin na yung name niya? Or binago na ba? So, from FB to Meta. Yan, from Facebook to Metaverse. Yan, so that's an example of trend. So kung yun ang topic mo sa yung science article, you will find the science angle, no, in that news. Right. When it comes to technology, pwede rin natin siyang i-associate sa science. Okay, tonics and supplements, ayan, title, origin, nutritional content, health benefits, source, and conclusion. Okay, so pwede nyo rito gawing guide. Headline, title, with source and statistics. Okay, so mas maganda nga, nandun sa headline, nandun na yung source. Nandun na yung expert. Then lead is the elaboration of the headline. Then fact with source, direct statement. Fact with source, then direct statement again. And then possible solution, which will also come from the expert. Okay? Another outline. Headline must mention the source as well as statistic. Expound the headline. So, ito yung lead. Expound the headline. Then, sa second sentence, mention the representative name. Parang yung kanina, yung sa leptospirosis. Ganyan yung kanyang format. Then, source, symptoms, cure. So, ito ay, ang topic niya dito ay illness or sakit. And prevention. Okay, ayan. So, there are tips in science writing, right? In a conversational manner. So, it's like you are talking to your reader. Ayan. Do not leave your readers hanging. So, define scientific terms. So, yung mga, di ba, may mga jargons nga. Yung mga terminologies. So, we will define them so that the readers will know what does it mean. Diba? Yung, what is halitosis? What is, yan. Yung mga scientific terms or yung mga medical terms like that. Then learn to learn how to appreciate data. Yeah. So halimbawa binigyan kayo ng graph or chart. So kailangan i-interpret niyo 'yon. Tungkol saan yung chart na 'yon or yung graph na 'yon. Tapos may mga numbers siya. So kailangan maintindihan niyo or ma-analyze niyo yung mga numbers, yung mga figures. Okay, if there are figures provided, make sure this will be included in your headline. Yan. So kung merong statistics, lagay mo na or mga numbers, lagay niyo na sa headline. If the expert is not famous, do not mention him or her in the headline and in the lead. Ayun, tulad ng kanina, yung sa leptospirosis. So hindi naman lahat ay kilala si Dr. Herrera. Kaya nandun siya sa second sentence after the lead. Yan. So pero pag nakikita natin sa headline, marami palang Dr. Ong sa Pilipinas. Bello, di ba? Yung mga kasi nga, kilala na sila. So, Vicky Bello,
conducts, ganyan. So, seminar, like that. So, kilala kasi siya. So, okay lang yon. Pero kung hindi siya kilala ng lahat, ano lang, yung organization niya, ang babanggitin niyo sa headline. Okay, make sure that your lead is the explanation of the headline. When you mention the name, okay, I also mentioned this a while ago, the name of the expert for the first time, write his full name. Pag agencies, organizations, spell it out. So, kung unang binanggit yung pangalan, buong pangalan muna. Kapag pangalawang beses na, apelyido na lang. Stick to the scientific angle of your story. So, lagi niyo matatandaan ang sinusulat niyo ay science. Huwag kayong lilihis sa ibang ano. So, focus kayo sa science angle. Okay? Do not provide other information unless it is known from a known authority or a data accessible to the public. Okay, so kung magdadagdag kayo ng ano, ng information sa inyong article, make sure na ano siya, something that everybody knows na, and it can be easily accessible. It can be easily accessed. Yan. So may mga bata kasi na nagbibigay sila ng other information other than the material given by the speaker. So, hanggat maaari, you stick to the, ano na lang, to the material given. So, kung halimbawa, ang binigay sa inyo ay fact sheet, dun lang kayo magbabase sa information na nasa fact sheet. Huwag na kayong magdagdag ng iba kasi, ano, mahirap siyang i-verify or hindi siya kagad ma-i-verify. Halimbawa, nagpaganda yung article mo. So, bumilib yung judge. Tapos nanalo ka. Tapos, yung palang dinagdag mong ano, information or additional information ay hindi pala siya accurate. So, lago tayo dyan. So, hindi, ano yun, mahirap, hindi kasi kagad mabe-verify. So, mas maganda kung ano na lang yung nasa material given sa inyo, yun lang, dun lang kayo kukuha ng, ano, ng mga data. Kung halimbawa, video. So, kung ano lang yung nasa video, dun lang. So, kung meron bang kayong idagdag, make sure na ano siya, talagang madali siyang ano, or alam siya ng madami, alam siya ng nakararami, at madali siyang mahanap. Alam mo, pagbukas ko ng ano, ng, let's say, ng Twitter, Facebook, or ng internet, nandun siya agad siya, Google, or headline kagad siya. Or, ando na, madali siyang makita. Okay, so yan, ha? Do not forget to define terms, explain the sources, implications, and cures of diseases. Ayan, if your topic is about disease. And always provide a solution but quote an expert. Ayun nga, so yung pinaka-solution, the solution to the problem should always come from the expert. So hindi siya manggagaling sa atin. Pwede naman nating, pag nag-interview tayo ng expert, tapos yun ang gusto nating ilagay sa, meron na tayo naiisip na ano eh, na angulo ng ating article, yung katutunguhan ng article, pwede nating itanong dun sa ano, dun sa expert, dun sa interview natin, isasama natin siya sa interview, para ma-verify nung expert kung tama ba yung ating iniisip. Yan. Thank you for watching and listening. Hope you learned something.